Sana matulungan niya kami rin. Kasi wala lang talaga eh. Hindi naman po namin gustong mangyari to. Eh, nandito na po to. Kailangan, gawin na lang namin kung ano yung nararapat ko. Meron lang po akong dalang konting tulong sa inyo. Meron po akong dalang cash assistance. Meron rin po akong dalang grocery items, no? At saka, sino yung estudyante na sunugan? Yung mga gamit ng bata na sunog? Ako na pong bibili ng uniforme ninyo. Pati school supplies. Ano lang po, mensahe ko lang sa kanya, keep up the good work po dahil napakabuti niya po. Kaya po, isa rin siya sa binoto ko. Wala akong makitang hindi maganda sa ano yun. Maka-Duterte din ako, kaya dati pa, nung hindi pa siya senator, gusto ko na siya ganun. Alam nyo, nung nabalitaan ko kanina sa programa ni Erwin Tulpo, sabi niya na nasunugan raw kay Rito. Sabi ko, bago ko uwi ng Davao, pupuntahan ko muna kayo para mabigyan kaagad ng solusyon ang inyong mga problema. Ako naman po, sa abot po ng aming makakaya ni Pangulong Duterte, handa kami magserbisyo. Maganda. Ibig sabihin, yung walang dating gumagawa ng ganyan eh. Yung mga, parang may malasakit siya sa mga tao. Maganda eh, para sa akin. Andito naman po kami. Magtulungan-tulungan lang po tayo para pangtawid lang po. Naintindihan ko po kayo, mahirap mawala ng gamit. Basta wala lang pong masaktan. Yun ang importante. Dito naman po ang mga opisyales natin na handa pong tumulong sa inyong lahat.